Sino ang tunay na Samaritano ayon sa kwento ni Lucas, Kabanata 10, versikulo 30 hanggang 34? Sabi ng Panginoon, may isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya ay sumamsam at sa kanya ay humampas at nagsialis na siya ay iniwang halos patay na. Ang tanong, sino ang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humumpas at sila'y umalis pagkatapos na siya'y pinagnakawan na halos gulapay na ang kanyang katawan. Ito po ang mga tulisan ay tumutukoy sa mga pagsubok sa buhay ng isang tao na kung saan ay para tayong sinasamsam, pinagdanakawan ng ating pong mga pag-aari, ng ating pong buhay. Minsan ay nawawala tayo sa tamang pag-iisip. Kaya ang trabaho ni Satanas ay magnakaw, manira, at pumatay. Kaya ang mga tulisang ito ay tumutukoy sa marami at iba't ibang mga pagsubok sa buhay na tayo kung minsan ay halos iniwan na parang patay na. Sa verse 31, at nagkataong bumababa sa daang iyon ang isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tumutukoy sa isang saserdote ay ito po yung tumutukoy sa pananampalataya ng mga unang mga tao na mga Kristiyano na usaan ay hindi po sila makapagligtas ng sinumang nagkasala kung hindi sila mag-aalay ng dugo bawat taon. Verse 32. At sa gayon ding paraan ang isang Levita naman nang dumating siya sa dakong iyon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Sino ang tinutukoy na Levita sa kwentong ito? Ang Levita, mga kapatid, ay tumutukoy na katulad din ng saserdote na sila po, mga kapatid, ay wala pong magagawa. Kaya ang ginawa niya ay nang makita ay duman lamang ito sa kabilang tabi. Verse 33. Datapot ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag. Sino ang Samaritanong ito? Ang Samaritanong ito ay tumutukoy sa ating Panginoon kung saan sa kanyang pagkakita ng kalagayan ng mga tao ay nagkaroon siya ng awa at habag at hindi siya nag-atubili na ibigay ang kanyang sarili hanggang doon sa krus. Kaya lumapit siya sa atin
at tinalian niya ang ating mga sugat sa pamagitan doon sa Kalbaryo sa krus. At nang siya po ay nabuhay na maguli at tayo tumanggap sa tamang bautismo, ay binuhusan tayo ng langis at alak na tumutukoy sa banal na Espiritu. At tayo po'y isinakay. Ibig sabihin, tayo po ay dinala ng kanyang mga manggagawa doon sa bahay tuluyan na kung saan ito po'y tumutukoy sa simbahan. At doon tayo inalagaan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo. Ibig sabihin, tayo po'y binili ng Panginoon. Ang ating pong kasalanan ay binili niya. At pagkatapos nito ay ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. Ibig sabihin, tayo po'y inalagaan doon sa bahay sambahan. At sinabi rito, alagaan mo siya at anumang magugugol mong higit ay aking babayaran sa iyo pagbabalik ko. So ito ang ibig sabihin na tayo po'y inalagaan ang salita ng Diyos. At pagdating ng panahon, si Jesus Christ ay babalik upang tayo'y babaguhin ang ating katawan, ay lubos tayong babayaran ng kabuuan. Ito yung sinasabing pangalawang adoption sa ating katawan. Ang unang adoption po ang ating kaluluwa. At ang pangalawang adoption ay yung ating katawan upang magkaroon na tayo ng katawang hindi namamatay. Na katulad sa sinabi doon sa Romans chapter 8 verse 29. At ang sinasabi rito sa Romans 8:29, sapagkat yaong mga una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ano ba ang larawan ng anak ng Diyos? Siya po ay mayroong glorified body. Siya po ay may maluwalhating katawan. Ayan din ang ating maging katawan sa muling pagbabalik niya. Upang siya ang maging panganay ng sa maraming mga kapatid. Si Jesus Christ ay ang panganay ng maraming mga kapatid doon sa eternidad. Dahil doon sa eternidad, tayong lahat ay magkakapatid. At si Jesus, ating panganay sa maraming magkakapatid. Maraming salamat at sana'y meron kayong napulot sa ating pag-aaral na ito.